lulutuin po natin ngayon ay hasa-hasa na kinalamansian. Isang perasong hasa-hasa lang po yan. Tingnan niyo po ang itsura niya. Yan po ang istang hasa-hasa. Nagpakulo na po ako ng tubig na may kamatis at luya. Yan po. Liligisin lang natin yung kamatis. Lulusaw-lusawin natin para mas masarap nandun na yung lasa ng kamatis sa sabaw. Kakalamansian po natin yan. May kalamansi at ang kulay po na ilalagay natin ay talbos ng kamote. Ito, yung red. Sandali lang din po yung recipe na yan. Basta ang mahalaga, magpakulo po kayo ng tubig. Pagkulong-kulo na at ano na, ligisin nyo yung kamatis. Ayan. Meron po akong dalawang peraso. Dapat po ito sining pansigang. Pero dahil mahal ang sining pansigang, mahingi po tayo ng labuyo sa kapitbahay. Sana lang mahulog yung isa eh. Nawala eh. Kaya niya pa sigurong sumama. Ito po, lagyan na natin yung isda. Para meron lang tayong sabaw. Kailangan po natin yan. Sandali lang po to. Lagyan na po yung paminta. Lagyan ng magic sarap. And asin. Okay na po natin yung mga kalamansi. Yan po, nakita niyo po, halos tutu na yung isda. Pwede na pong ilagay yung talbos. Lagi nyo pong tatandaan na pag mag-aasim po kayo ng ano, sinabi ko na yan last time, unahin nyo po muna yung gulay bago nyo ilagay yung pang-asim nyo. Para, parang hirap na hirap kasi maluto itong gulay kapag nauna yung pangsigang. Kasi maasim nga yun. Iiba yung kulay ng gulay. Yan po. Lutuin lang po yung gulay, yung talbos. Tapos, pwede nang ilagay yung ano, yung kalamansi. Tikman muna natin kung tama na yung alat. Wow. O, dito ang asin. Kunting alat pa. Ayan po. Na. Napakasustansya kasi ng ganitong luto. May gulay ka, may sabaw ka. Kahit iisang piraso lang po yung isda natin, yung sabaw po niyan, mabigat na yung nutritional value. Lagay na po natin yung kalamansi. Huwag po natin sama yung buto. Okay. Ito po. Sayang yung ano niya. Kunti pang. Okay. Okay po. Yan po yung itsura niya. Okay na siya. May sabaw na tayo. Sabaw ng kinalamansiang hasa-hasa.